Okay, so welcome back to our review number 4. Okay, so this tutorial or review will make a program to determine if the number you entered is even number or odd number. So even number, it is the divisible by 2. Okay, pag odd number, ito naman yung may mga not divisible by 2 or yung may mga remainder. Okay, so paano yun? So first, declaration of variables. Okay, so lagay tayo dito ng int num. Okay, so ngayon, magtatanong tayo sa user. Okay, ask the user to input number. So, cout. Lagay tayo dito, enter num number. So, cin. Lagay natin dito yung variable natin, num1. Okay. So, gagamitin natin dito is if statement. So, lagay natin condition to get the to check condition to check if number is even or odd. To condition na para magamit yan, para makuha yan, ang gagawin natin is num1 modulo 2. Okay? Pag may remainder, ang gagawin niya, i-output niya yung this number is even. This number is even number. Yan. Lagyan natin ng end line dito. Next, else. Siyempre, isa lang naman yung condition natin. So, mag-else na tayo, automatic. Pag hindi siya na, pag may remainder siya, okay? Pag hindi siya divisible by 2, ito yung ilalabas na. This number, this number is odd number. So, napakadali lang, di ba? So, gusto sabihin, i-check na yung in-input ng user kung even number ba siya or odd number. Pag even number, divisible by 2. Ito, ginamitan natin ng modulo. Modulo, it means kinukuha natin yung remainder. Once na may remainder siya, kasi kung makikita nyo to, modulo 2 is equal to 0. It means, kung wala siyang remainder, for example, divisible by 2 siya, ilalabas niya ito. Pag wala siyang remainder. Okay? Then, pag may remainder siya, ito yung ilalabas niya. Add number. Okay? So, try nga natin. Kung tumama. Compile and run. So, for example, lagay ako dito ng 76. 76. Yung 76 ba is divisible by 2? Tingnan nga natin. Okay, this number is even number. So, it means divisible by 2. So, for example, another run, lagay natin dito is 3. Ang 3 ba is divisible by 2? Kung i-divide mo yung 3 sa 2, may remainder siya na 1. Okay? So, kaya, odd number siya. This number is odd number. Okay? So, napakasimple naman itong example na to. So, para makuha yung even number or odd numbers. For example, 4. So, this 4 is even number. Okay? So, I hope you understand this one. So, I hope nakuha nyo yung pinaka-condition niya para makuha natin yung even number. So, kung mayroon din nito sa part 1, so pwede kayong manood doon, pero ito is review number 4. Ito yung review natin doon sa part 1 para mas maintindihan nyo pa. Okay? So, I hope you understand. Thank you.